natin today, kaya i-review natin yung ating Suzuki GS 2024. So, tingnan natin sa loob. So, yan po. So, front is power window niya siya. Nandito po yung control. Dalawang windows, power window. Sa likod, it manual pa rin siyang in-open yung window natin. Alright? So, ito po yung sa loob niya. Sorry, hindi pa ako nakapaglinis ng car. So, ganyan siya. Nakapas po yung aircon niya. And, meron na po siya. CarPlay. Saka iOS. Ano yung auto? Android Auto. Dito na rin po yung speedometer niya. Control. Aircon. Nakalakad. Hindi ko ako nakikita. Sa charger. Hindi sinasaksak yung phone para pag-init sa ating infotainment. Okay. Ito po yung design ng mga upuan. Okay. Pero binigyan po tayo ng free seat cover, kulay gray. Hindi ko alam po siya gusto kaya hindi ko siya nilagay. Okay, sa likod, ayan, napaka-spacious niya. Kaso po yung tatlong tao dyan. Ayan. So, naglagay lang po kami na car seat para kay baby dahil meron po kami newborn baby. Actually, 11 months na po siya. So, sa pin ni baby. Okay, so meron. So, yun. Sa likod, sa harap. Ay, by the way, automatic po siya. So yan guys, automatic siya or tawag nila AGS, auto gear shift. Okay, so kung pag nag-game sa drive, drive na, alam niyo naman siguro automatic. Tapos pwede siyang manual. Okay. Pag ibig sabihin ng auto gear shift, ay AGS pala, ibig sabihin ng AGS, auto gear shift, sorry. Okay. Yung auto start stop naman dito yan. Pwede mo yung on yan or off, auto start stop. Ibig sabihin kapag halimbawa traffic, stop yung car, patay niya yung makina. Pero once na nirelease mo yung brake, under ulit yung sasakyan. Dito, yung mga side mirror, pwede niyo control dito, yung angle niya. Pag hirap ko yung makita, sa likod. Okay. Tapos mayroong compartment box dito. Ayan po, compartment box. Malakas naman po yung aircon. Pag tinilin niyo siya, meron na agad pong ayan, parang mating. Ayan. Pero bumili po ako ng extra pang sa Pinoy. Sa Shopee lang po dito siya. Okay, yung mga nauusong under layer ng coach. Sa likod, dyan. Basta natin dito na. Ito open yung sa gas. Yung sa likod. Yung sa likod. So, ganyan yung tsura po sa compartment sa likod. Ma-spacious naman po siya. Pwedeng lagyan ng gamit dito sa taas. Tapos, ayun sa ilalim. Gamit dito. Cover ng kotse. Okay. Ah, bumili na ako ng ano. Ito, binili ko po ito. Tapos natin. Ay, lumabas. Ayan. Ating Xiaomi battery operated na inflator. In case malumambot yung gulong. Pero yung gulong po natin is tubeless na po yan. So, wala tayong takot na kahit mapako. Kahit pa nagtakbo bago din. I-run yung car bago dalhin. Tsaka nyo dalhin sa mekaniko. Okay. So, sara na natin yung likod. Yan. So, white po yung kinuha namin. Temporary plate pa lang po nakalagay. So, yun. Ano ba ba ang dapat malaman? Ito sa Suzuki Espresso. So far po, okay naman yung tukbo niya. Po siya, yan. Kita niyo may reverse neutral. Tapos, yun nga pala,
AGS, pwede po siyang manual. Lagay niyo lang po dito, press yung brake. Yan, manual, magma-manual drive kayo. Okay, so, yung tanong iba, paano mag-manual drive? Okay, once nilagay niyo sa gear, syempre makita niyo sa first gear niyo is, ayan, primera siya. Okay, pang magdadagdag kayo, segunda, plus niyo lang, ayan o, nag-segunda siya. Okay, minus, pagbabawas kayo ng speed or ng gear. So, plus, minus. Pero syempre, iso lang sa matic lang tayo, lagay niyo lang doon. So, drive, bahala na si Suzuki, paano niya ipapatakbo yung car natin. Okay? Meron dalawang holder dito ng mga drinks. Lalagyan ng kung naman. Mga barya ninyo. Ano pa? Ayan. Lagyan mo single drive. Handbrake. Meron mga lalagyan dito. Ayan. Pwede mga lalagyan ng drinks dyan ako dito. Mga pampuna sa kotse. Ayan. Same doon. May lalagyan doon. Okay, so yan sa likod, sabi ko nga manual yung pagbukas ng bintana sa likod. Pero sa harap po is automatic na yan, pipindutin niya lang po dito. Open, left and right. Yan, car seat ni baby. What else? Ayan, so meron ng ganyan, pantay pag maaaraw dito. On yung light. Okay, mga control. So again, control side mirror. Turn up ang AGS. Okay, alam nyo na yun, tayong taste skid. Control ng aircon natin. Ano po? So, yun lang po. Napakaganda po ni AGS. Promise po. Maganda ang takbo. Smooth. And very fuel efficient po siya. Napaka efficient po ng or matipid siya sa gas. Okay. Ano pa? Sakto-sakto po to sa mga pamilya na nag-start pa lang, walang pambili ng malaking kotse. Okay? Kasi ito po, nabili namin ng ang price po niya is SRP is 660,000. So, napakamura lang po niya. Kayang-kaya ng mga pamilya na nag-uumpisa pa lang. Okay, ano pa? Yun. Wait for our next vlog. Ayusin ko yung pag-review ko sa ngayon, medyo pasensya na, hindi ako marunong pa mag-vlog pagdating sa review ng ganyan. Update ko kayo ano pang mga magagandang features ng Suzuki Expresso natin. Tapos next time, mga travels natin, papakita ko sa inyo, mga napuntahan na namin. Okay, actually napunta kami ng Manawag, Lubao, Dagupan, yan, mga lugar na yan. So far, na drive yun namin ito po mga Bilbao. Okay. Na last week, we went to Bicupan. Arabia, Manawa. So far, yung driving experience is okay naman. Napaka-efficient. Tipid si gas. Number one, tipid si gas. Possible to drive. Sure, of course, dahil ang entry level ng car. Pagka masasaan, ramdam mo yung sisira pagkakal.
But other than that, fine. Yeah, okay lang yung driving experience.